What's up mga ka-hustlers? Kamusta yung paglalaro natin ng Axie Infinity? So, ditong video pala is kakaiba sa ibang videos natin dahil ito ay Q&A o question and answer. Every 5 videos nga pala ay gagawa kami ng ganitong video. Pwede kayong mag-like sa FB page namin para malagay namin yung mga tanong nyo. And pwede rin kayong mag-comment down below sa questions nyo. And my answer nga pala are based on my opinion only. Nothing personal and not research. So, kung may mga magandang answer kayo, pwede nyo naman i-comment below. So, eto na, magsimula na tayo. Ang first question po natin ay galing kay Wona Jones. May site ba na nag-a-update about Axie? Yes po, meron po. Just check the Discord group ng Axie Infinity. Just go to their website at hanapin mo yung signage na Discord na nasa lower right po. Just click it and log in lang po ng Discord nyo. If wala pa kayong Discord, you can create para updated po kayo sa mga balita. Second question to is from Michael Sandoval. Mga strat para ma-finish agad ang daily quest. Based on my experience playing Axie, medyo lag talaga siya at mahirap makapaglaro. Pahirapan nga din yung pag-finish ng daily quest. Why not trying playing PvP first? Kasi ito ang pinakamahirap gawin. Yes, possible na masayang yung energy mo pag natalo ka sa PvP. Pero same lang din naman pag na-DC ka while playing adventure game. Mawawalan ka rin ng energy. Pero dito sa PvP, pag na-disconnect kayo while in the middle of the match, possible pa na mag-draw ang laban nyo at pabigyan pa rin kayo ng kalahati ng SLP na pwede mong mapanalunan. So kahit papaano, nakaka-earn pa rin kayo ng SLP kahit na-disconnect na kayo sa laban. Pero disclaimer lang po, pwede ka rin matalo pag na-disconnect ka, pero pwede ka rin naman ding manalo. Pag natapos mo na ang 5 win in arena at hindi ka pa na-disconnect, pumunta ka agad sa adventure mode at mag-start sa ruin 1. Sa ruin 1, tatlo lang ang makakalaban mo kaya kayang-kaya mong tapusin in 30 seconds lang, giving you a chance to play and complete your 10 win in adventure mode pag inulit-ulit mo ito. I advise you to do this pag desperado ka na at wala ka ng energy. Disclaimer lang po, ito po ang ginagawa ko para ma-hit ko ang quota ko. Pwede mong hindi gawin ito kung iniisip mo na mahihirapan ka sa PvP at masasayang lang energy mo. At kung gusto mo talaga magpa-level agad ng Axie, advice ko po na maglaro na lang kayo ng adventure. Third question is from Just Madlang Bayan. Pag bumili ba ng Axie tapos ginip sa akin ng seller, not in marketplace, mag-wait po ba ako ng 24 hours bago maglaro? Yes, kailangan mong mag-wait ng 24 hours. Possible kasi na nagamit niya yung Axie bago niya ginif sa'yo. It will put you in risk na maban ka dahil sa energy abuse. Marami na akong nakitang ganito na kaso, so better wait one day than to lose your investment. So fourth question, from Sablayan Alan. Saan po kaya pwede maglaro ng Axie? Sa laptop, PC, or phone? Yan kasi ang gagamitin ko pag naging scholar na ako. Good question po. For me, personally, I will go with the phone. Easy and convenient to use lang ang cellphone. Pwede mong gamitin kahit saan, hindi tulad ng laptop at PC. Make sure lang na malakas ang data signal mo pag nasa cellphone ka. And lastly, make sure na one account, one device lang para iwas multiple user ban. For your own safety na rin yan. So ang last question for today is from Mark Jake Cepeda. Paano po makasali dyan na walang nilalabas na pera? Possible po na makapaglaro ka ng Axie Infinity na walang nilalabas na pera. Yes, you hear me right. Pwede ka mag-apply as scholar sa mga manager. Sa mga nagtatanong kung ano ba yung scholar, scholar is ikaw yung maglalaro sa Axie account ng manager mo. At ang kikitain mong SLP ay paghahatian nyo, karamihan sa hatian is 60% sa manager at 40% sa scholar. Hindi na yan masama, as scholar, malaki na rin ang possible na magiging income mo. At pasabay na rin po dito sa bagong issue. Possible ba na manghingi yung mga manager ng bayad mo bago ka maging scholar? Para sa akin, there's no need to ask for scholar fee. Kasi kung gusto mo talaga magka-scholar, agad-agad, hindi ka na magpapabayad pa. Hindi ko naman sinasabi na pag hiningan kayo ng manager ng scholar fee, scammers na sila. Pero pag hiningan kayo, huwag na lang kayo magbigay. Mas malaki ang possibility na scammer yan. Mahirap na, gusto mo na nga ng extra income, mai-scam ka pa. So yung mga question nga pala dito ay galing sa mga solid hustlers natin doon sa FB page namin. At dyan ang tatapos ang video na ito. Maraming salamat hustlers, hanggang sa muli, paalam!